Hello, Mathusiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, magkakaroon tayo ng part 2 ng problem solving involving quadratic equations. Kasi okay na tayo sa part 1, kaya lang may makulit na nangungulit na sana makagawa kayo ng tutorial nung mga specific problem na ibinibigay niya. Ngayon, dahil sa maya't maya, nakikita ko yung comment niya sa aking notifications. Eh, di wala akong magawa kundi gawan ito. So, shout out sa'yo, ZN or Zen, sa pag-request nito. Sana lang hindi yung sagot ang habol mo, pero yung procedure na ipapakita ko, ha? Tandaan ninyo, ang sagot ay walang pakinabang or walang importansya kung hindi mo naman natutunan kung paano ba siya gawin. Kaya, I'm hoping na aaralin mo ang bawat procedure or bawat steps na ituturo ko dito, ha? Para sa susunod na problem solving, eh medyo alam mo na kung paano ang gagawin, ha? So, let's start! The width of a bedroom floor is 5 meters less than its length, and its area is 84 meters squared. Now, find its dimensions. Now, pag nagsosolve tayo ng problem solving, di ba, ang sabi ko, mahalagang matranslate nyo muna yung problem para alam nyo kung paano yung procedure or paano yung solution na gagawin ninyo. Now, dun sa video natin ng translation, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo muna iyon para ma-master nyo kung paano mag-translate, okay? Now, for this one, dun sa video ng translation na yun, in-explain ko na kung ano yung hindi dinidescribe, siya yung magiging x. Okay? Para lang malaman nyo sino si x at sino, kanino nakasalala yung variable na yun. So, since dito, the width of a bedroom, ang width ang dinescribe, ibig sabihin, ang length natin, siya yung x. And ang width natin will be based on our length. Kasi the width of a bedroom floor is 5 meters less than its length. So, kung ang length natin ay x, ang width natin will be x minus 5. Okay? And then our area is what? 84. Okay? So, we have area, we have width, and then yung length na hindi dinescribe kaya siya x. Now, para makuha natin yung area, we have their length times width equals a. Ito yung formula natin, ha? Since alam natin na ang length ay x, okay, times our width which is x minus 5, and our area is 84. Yan yung equation natin. Tapos, ayan, simulan na natin. So, we have here x times x, x squared, and then x times negative 5, magiging negative 5x equals to 84. Okay? Dapat ito maging form ni a, x squared plus bx plus c equals to 0. Kaya itong 84 should be transpose here. So, magiging x squared minus 5x, being positive, magiging negative, magiging negative na siya paglipat. Medyo nabubulol pa si ma'am kasi maagang ginagawa to kasi may deadline daw ang ating request, ang ating taga-request, ang ating nag-request. So, eto, kaya hindi pa nakakapag-warm up ang bibig ni ma'am. Okay, so, dahil eto na, equation na ito, pwede na natin siyang kuhanan ng factors. Pero, medyo mahirap siya, kaya gagamit tayo ng quadratic formula. Okay, so, ano ang a natin? 1. Ano ang b natin? Negative 5. And, ang c natin is what? Negative 84. So, yung formula natin na negative b plus minus the square root of b squared minus 4ac over 2a para makuha natin yung mga values ni x. Okay, let's substitute. So, we will have here x is equal to negative 5 plus minus the square root of negative 5 squared minus 4 times 1 times negative 84 over 2 times 1. Okay, mabilis na mabilis lang natin itong isi-simplify. So, this is negative times negative, positive 5 plus minus the square root of, this is 25 minus, this is minus minus, so plus na to. So, what is 4 times 1 times 84?
Sige, i-times nyo, pero ang sagot dyan ay 336. Over 2 times 1 is 2. And then 5 plus minus, what is 25 plus 336? Sige, i-add nyo. That is 361. I-check nyo ha, baka mamaya, ang aga pa, mamaya mali na yung naisulat ni ma'am dito. So, over 2. So, what is now 5 plus negative? Ano ang square root ng 361? That is, ano? That is 19. So, we have here 5 plus negative 19 over 2. Okay, now, pwede na natin paghiwalayin. So, isang x equals to 5 plus 19 over 2, saka isang x equals 5 minus 19 over 2. So, what is 5 plus 19? 24 divided by 2. Hala, hindi nakasya. 24 divided by 2 is 12. Okay? Dito naman sa kabila, baka malito. So, 5 minus 19 is negative 14 over 2 is negative 7. Okay, since dimensions to, measurements ang hinahanap natin, hindi natin pwedeng kunin yung negative. So, ang makukuha natin dito ay positive 12. So, ang x natin is positive 12. So, ang x na, ang length natin will be equal to, dahil x siya, 12 siya. Okay, and then yung width natin, 12 minus 5, di ba, x minus 5. So, ang x natin is 12 minus 5, so that is 7. Okay, so the length, therefore, the length is 12, and the width is how many? 7. Yay! That's the answer for number 1. So, sa number 2, medyo may problema ako sa problem na to. Biruin nyo, may problema dun sa problema na, di ba? O, sige, tignan natin. A certain pipe can fill up a tank 2 hours faster than another pipe. It takes 3 hours and hours. Or 3 and hours, 'di ba? Para siyang may kulang, bitin, merong nawawalang given. Kaya medyo mahirap siyang i-solve kasi feeling ko hindi siya masosolve kasi nga incomplete yung data natin. Pero ang ginawa ko, kung ano na lang 'yun nandito, 'yun na lang yung ginamit ko, ha. So kung ano, itanong niyo kina ma'am at sir niyo, ma'am, wala bang kulang dito sa problem na 'to kasi oh, parang bitin. For both pipes to fill up the same tank. Now, in how many hours would the first pipe fill up the tank? So, gaano daw katagal mapifill ng first pipe yung tank? Ni hindi nga natin alam kung sino dyan ang first pipe or ang second part pipe natin, ha? Pero, syempre, dahil nandito tayo sa YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal, masasolve natin yan. So, let's see. So, meron tayong pipe 1 and then pipe 2. Kasi dalawang pipe yan, eh, di ba? So, yung isang pipe daw, kayang ma-fill siya 2 hours faster than the another pipe. So, isipin natin si pipe na another pipe, eh si pipe 2. O, kanyari si pipe 2 ang hindi dinescribe. Tapos, ang pipe 1 natin ay siya yung x plus 2 dahil siya yung dinescribe. Ngayon, meron tayo yung combination ng trabaho nila, di ba? Yung total nila. Or yung total work nila, combination or yung total, which is 3 hours, na feeling ko, bitin kasi kulang siya. Pag tayo ay nagsosolve ng work problems, ang ginagawa natin, ikino-convert natin to sa fractional part. Anong ibig sabihin yung fractional part na yan? Ibig sabihin, yung isang trabaho, kayang gawin niya ng x plus 2. Si pipe 2 naman, yung isang trabaho, kaya niyang gawin ng x hours. Yung combination nila, yung isang trabaho, kayang gawin ng 3 hours. So, meron tayo ngayong mga rational, no? Hala, di ba? So, para lang yan tayong equations transformable to quadratic equations. Ganun lang yun. Kaya wag matakot, ha? So, ano na magiging equation natin? So, we have here 1 over x. Yun yung pipe natin na ito, plus, kasi i-combine daw natin yung work nila, x plus 2. Pag pinagsama daw yung rate nilang dalawa ng pagtatrabaho, equals yan sa 1 over 3. O, 3 hours nilang matatapos yun. And then, ayan na, pwede na tayong mag-solve.
Ito na yung lesson nyo last time. So, LCD ng x and x plus 2 is simply x times x plus 2. Okay? This one divided by this one. So, ano ang matitira? Do I have to do this one? O baka yung iba ngayon lang sa channel. Hindi na subaybayan. So, cancel, cancel ang matitira dito. X plus 2. Okay? Plus, x times x plus 2, makakancel lang ito. So, ang matitira natin ay x times 1, which is x equals to 1 over 3. Okay? So, x plus x combine similar terms. We have 2x plus 2 kasi wala naman siyang kapareho. So, we have here x and then x plus 2 equals 1 over 3. Ayan na, malapit na. Magko-cross multiply na tayo. So, we have here this one. So, 3 times 2x plus 2 equals to 1 times this one. So, magiging siya lang din siya kasi 1 lang naman siya. So, we have here x plus 2. And then, we distribute. We have here 6x plus 6 equals to x squared plus 2x. Okay. So, ang gagawin natin, dapat ax squared plus bx plus c equals 0 ang form niya. So, lipat kayo lahat dyan. Okay? Kasi nasa maling bahay kayo. So, si 2x magiging negative 2x plus 6x. Ay, sorry. Mauuna muna si x squared pala. Na-excite. So, si negative x squared, dahan-dahanin ko ulit, lilipat si negative x squared minus, nilipat si 2x, magiging minus 2x plus 6x plus 6 equals to 0. Okay, now, pwede na tayong mag-operate. Copy lang to kasi wala namang ibang x squared dyan. What is now negative 2x plus 2x, plus 6x? Since magkaiba, ima-minus natin. So, plus 4x plus 6 equals to 0. Since negative ang a natin, gawin nating positive by multiplying negative 1. Okay? So, magiging x squared minus 4x minus 6 equals to 0. Ayan na, pwede na tayong mag-quadratic formula. Okay, let's identify a, b, c. So, a is 1, b is negative 4, and then c is negative 6. Formula, negative b plus minus the square root of b squared minus 4ac over 2a. Dapat kabisado to ha, kasi gamit na gamit yan. Okay, now, we have there equals to negative 4 plus minus the square root of negative 4 squared, kasi b siya, minus 4 times, which is 1 times negative 6. Okay, over 2 times 1. Ayan na, madaling-madali na lang to. Equals to, this is positive 4 plus minus 16. This is negative, so positive na siya pag minultiply. We have there 24 over 2. Okay, and then we have here equals to 4 plus minus 16 plus 24 is square root. Nabubulula. Ulit. Square root of 16 plus 24 is 40 over 2. Now, ang 40 ay wala siyang exact square root ha. Kaya, ang ating sagot ay merong radical sign. Pero ito, kaya siyang ma-simplify, diba? So, we have here 4 plus, alam ko susunod na topic nyo pa lang yun, yung sa radical sign. Pero, kahit pa paano, alam ko, alam nyo na din ito. So, what are the factors of 40 na dapat yung isang factor may square root or may perfect square para ma-simplify natin? This is a 4 times 10. Why? Kasi yung 4, meron siyang square root, diba? 2. So, over 2. Para makapag-factor tayo mamaya. So, this is 4 plus minus, anong square root ng 4? 2. Matitira ngayon si 10 kasi wala naman square root si 10. Okay? Halang haba na. Wait, over. Umabot na tayo sa last. So, excited ka na ba dito, Zen? Over 2. Now, ano ang factors ni 4 and 2? We have 2. So, ilalabas ko ngayon si 2. Dito ko ilalagay. 2 ang matitira sa loob ay 4 divided by 2 is 2 plus minus
Okay, 2 divided by yung kinuha natin, 2 yung common ng 4 and 2 yun yung nilabas natin, is 1. Kaya ang matitira na lang ay square root of 10 over 2. And then, makakancel na to. So, ang mangyayari, magkakaroon ka ng x equals to 2 plus square root of 10. O, plus minus. So, mamimili ka ngayon between x is equal to 2 plus square root of 10 and then x is equal to, ano to? 2 minus square root of 10. Pero dahil ito, ang kinukuha natin ay oras, dapat positive. Ano ba ang magbibigay sa atin ng positive na time? Ito, ito. Ha? Siyempre, ito. Okay? O, paano nyo malalaman? Kasi ang square root of 10 is bigger than 2. Okay? Kaya pag pinag-minus mo tong dalawa na to, negative ang magiging sagot. So, we go here. So, ito na ngayon yung time natin. So, si x, yung unang pipe, or yung, dito tayo, yung pipe number 2 natin, so, dito na tayo, ha? Ang pipe number 2 natin, kaya niyang matapos in 2 plus square root of 10 hours. Okay? Now, itong pipe 1 natin, dahil siya ay may additional na 2, okay, magiging ilan na siya? 4 plus square root of 10. Okay? O, yan ay magiging sagot natin. Or, pwede naman din in, ano, ha, in decimal. So, therefore, okay, pipe 1 can finish the task or filling the tank. Kayo na mag-ayos. Oh, pipe 1 can finish filling the tank for how many hours? 4 plus square root of 10 hours. Or pwede nyong i-convert siya in decimal. Pwede siyang maging, ilan ba to? 7.16 hours. Kung gusto nyo lang, ha? While pipe 2 can finish it in 2 plus square root of 10 hours. Or, pwede ding 5.16 hours. Okay? Now, baka kayo nagtataka, ma'am, bakit may square root? Ganun talaga, kasi meron tayong mga pagkakataon na yung given equation natin ay hindi exact, na lagi siyang merong perfect square. Ngayon, tama din naman yan, kahit siya ay may square root. Okay? Huwag mag-alala. Okay, for our last problem, we have here, after how many seconds is needed for a thrown ball to reach 14 meters distance if its distance is given by the relation d is equal to 10 plus 40t minus 5t squared, wherein t is equal to time in seconds. Diba parang masyado siyang mahirap, no, kung babasahin, pero hindi naman talaga siya mahirap. Okay, dahil kayang-kaya natin yan. So, eto, i-arrange lang natin sa standard form, magiging negative 5t squared plus 40t plus 10 equals to, ano daw ang din natin? Binigay 14. Okay, and then, anong gagawin na natin? I-transpose lang natin si 14, kaya magiging negative 5t squared plus 40t plus 10 minus 14 equals to 0 na siya. So, ilan to? Negative 5t squared plus 40t minus 14. Ah, minus 4, sorry. 10 minus 10 minus 14 is negative 4. Nagbabakal si mama. Okay, dahil negative to, gawin natin positive by multiplying negative 1. So, ito, magiging 5t squared minus 40t plus 4 equals 0. O, ayan na, kayang-kaya na natin kasi meron na tayong quadratic equation. Pwede na natin siyang ilagay sa quadratic formula. Okay, so we have here x is equal to negative b plus minus the square root of b squared minus 4ac, over 2a.
So, we have A is equal to 5, B is equal to negative 40, and then C equals to 4. O, mga anak ha, huwag kalimutang i-share ang video natin. Padamihin nyo yung subscribers ni ma'am ha, kasi ang sarap magbasa ng mga comments ng mga subscribers natin dyan. So, we have here, substitute natin to. So, magiging negative times negative 40, kasi negative yung 40 natin. Plus minus the square root of, what is b squared natin? Negative 40 squared minus 4 times our a is 5 and then our c is 4. Okay? Over 2 times 5. So, we will have here positive 40 plus minus the square root of 40 times 40 is 1,600 minus 4 times 5, 20 times 4, 80. Galing ni mama, kayang-kaya. Over, kaya nyo rin, kaya ko nga eh. 2 times 5 is 10. Okay, we will have here 40 plus minus the square root of 16 minus 80 is what? It's what? Hala, this is 1,520. Okay, tama ba? Kasi magbabarrow ako dito. So, we have here now 10. Over 10. So, what is... So, ang gagawin natin, hahanap tayo ng mga factors ni 1,520 na yung isang factor niya ay may perfect square para masimplify natin. Para. Slang si ma'am. Para masimplify natin. So, ang factors niyan ay... Kayo, mag-try kayo. Pero ang factors niyan ay 40 plus negative... We have there 16 times 95. Over 10. So, ano ang square root ng 16? Kasi yung 16 may square root siya. So, hindi ito 16.95, but this is times. Gawin ko nga ganito. Kamalito kayo. So, meron tayo ditong 40 plus minus, we have there 4 square root of 95 over 10. Ngayon, may common factor sila. Pero, kung ang common factor na kukunin natin ay 4, tapos over 10 yan, magkakaroon tayo ng 2 over 5 pag ni-lowest term natin. Pero, para hindi na tayo mahirapan, ang kunin na lang natin yung common factor nila na 2. Kasi pag ito kinuha natin, magdi-distribute pa tayo. So, ang common factor nila muna na kunin natin ay 2. Kaya, ito ay magiging 20. Plus, minus, kasi 40 divided by 2 is 20. And then, 4 divided by 2 is how many? 2 square root of 95. Okay? Over 10. Kaya, magiging 20 plus minus 2 square root of 95 over 5 na lang to, ha? Kasi, di ba? 2 over 10 is, pag the lowest term is 1 over 5. Okay, so eto na siya. So, pwede na natin silang paghiwalayin. So, isang x is equal to 20 plus isang x equals to 20, paghiwalayin na pala natin eh. Plus 2 square root of 95 over 5, saka isang x is equal to 20 minus 2 square root of 95 over 5. So, kung ito ay i-ano nyo sa calculator, ang value nito ay magiging 7.90. Tapos, ito naman magiging 0.10. So, ipinakita ko lang sa inyo yung magiging value niya. Para, kasi kung hindi nyo ma-check siya ng by, anong tawag dun sa procedure na yun? Yung by observation or by examining ito, edi you need to do this one, ha? Pero kung i-examine mo lang naman yan, 2 plus etong 2 square root of 95 divided by 5, parang nasa, ilan yan? Nasa... halos 35 ito yung value nito. So, pag dinivide mo sa 5, nasa 7 siya. Ito naman, dahil magma-minus ka, liliit siya. So, ang kukunin natin, ito. Okay? So, ito yon.
Kasi ang tanong sa atin, 'di ba, after how many seconds? Eh ito, wala pang isang segundo. Alam nga naman, wala pang isang segundo na sa 14 meters na yung distance nung ano, 'di ba, bola. Parang hindi siya totoo. Kaya ang magbibigay ng totoong sagot dyan is this 7.90 seconds or this one. So, therefore, anong tanong? Therefore, okay, how many seconds, diba? Therefore, it will take 20 plus 2 square root of 95 over 5 seconds. Or, ano yun, 7.90 seconds. Bago ma-reach, before, for the ball to reach a 14 meters distance, ha? Okay, so yung magiging sagot, kayo na lang magtugtong doon, ha? Disclaimer lang mga anak, ha? Itong channel na ito ay hindi para bigyan kayo ng mga sagot lang. Itong channel na to ay para ituro sa inyo kung paano nakukuha ang sagot. Kaya, hindi importante ang sagot lang. Dapat alam ang procedure. Kaya kung naintindihan nyo yung sinabi ko, mag-comment kayo, ha? Kung talagang pinanood nyo at pinag-aralan nyo, gustong-gusto kong malaman yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, and mag-share. At kung bago ka pa lang, please huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Let's spread the love of math! Bye! And thank you!